moments later. Hi guys! Kumusta po kayo? Long time no see po. So, ang tagal ko din hindi nakapaggawa ng vlog. So, ngayon, naisipan ko lang magawa ng vlog kahit ilang minuto lang. Medyo busy na po rin na... medyo busy na rin po tayo kasi nagpa-practicum na po ako sa programa na kinuha ko. So, ang sabi ko nga, kumuha po ako ng healthcare assistant dito sa Canada. Then, nagpa-practicum na po ako. So, medyo busy po ang lola nyo. So, naisipan ko gumawa ng vlog ngayon kasi andito po kami sa car wash. Kasama ko ang aking anak at asawa. Andun yung asawa ko. So, andun yung asawa ko. Nagpapa-car wash po kami. So, naisipin ko na lang gumawa ng vlog habang naghihintay po kami. So, dito sa Canada pala guys. Lalong-lalo na po sa mga bago pa lang. Ang car wash dito ay walang maglilinis sa inyo. Do it yourself. DIY pong pagkuhugas dito sa Canada. Nang sasakyan. So, ayan guys. So, sasagutin ko na lang po guys yung nagtatanong sa akin kung ilang months po ba yung healthcare program or healthcare assistant program dito sa Canada. 8 months po yun guys, pero wala po akong idea kung ilang months po yun sa ibang province or ibang school. So dito sa Northern Lights College, British Columbia, Dawson Creek, 8 months po yun. Tapos may mga practicum po kayo after nung matapos kayo sa mga lecture. So pahensya na kayo guys ha, kasi galing po kasi ako ng ano ng practicum ko guys. So yung practicum na sinasabi ko, so dalawang practicum po 'yon. Mayroong practicum po kayo ng 210 hours sa facility complex and then 60 hours sa clinical. So natapos ko na po yung sa facility complex na 210 hours. So ngayon, nagpa-practicum po ako ng 60 hours dito sa ano sa dito within dito lang sa Dawson Creek guys. So, naka 40 hours na po tayo. So, may 20 hours na lang po ako. Tapos, ayun, tapos na po ang paghihirap po natin, guys. Tapos na rin po ako sa pag-aaral. So, diploma, transcript, tsaka ano na lang. Completion letter. Ang hihintay na lang po natin para maka-apply po ako ng BC Registry. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung BC Registry. So, isa sa mga requirements po yan kung nagbabalak po kayo magtrabaho sa government dito sa Canada. Kung sa Northern Health, kunwari, kailangan po nila ng BC Registry po yan o kayo sa Rotary Manor. Kung wala kang BC Registry, hindi ka po registered dito sa BC, British Columbia, so wala, hindi kanila po tatanggapin dyan. So, yun po yung napaka-importante po. Ang registered ka dito sa British Columbia. Pero makaka-apply ka naman ng ibang trabaho as care aide kahit wala kang BC registry pero hindi sa government. So ayun. Then bakit po healthcare assistant program ang kinuha ko compare sa ibang program? Yun po yung naisipan ko dahil yun po yung madaling makahanap po ng trabaho. Kahit saan ka po lupalop ng Canada ka pumunta, hindi ka mahihirapan maghanap po ng trabaho kasi po marami po talagang kailangan mga care aid dito sa Canada. So in demand po ang care aid dito sa Canada guys. Kaya no need to worry after nang mag-graduate ka, madali po maghanap ng trabaho. Lalong-lalo na po guys, rehistro ka dito sa British Columbia. So, hindi ka mahirapan kung saan ka mag-a-apply. Mas lalong maganda pa doon dahil busy registry ka sa government, pwede ka mag-apply doon. Kahit care aid ka or kahit hindi ka care aid, pwede ka naman magkapagtrabaho sa mga facility or assisted living. Pero, wala kang busy registry. Hindi yung government. So, yun yung advantage po. So, maraming salamat po. Bye! So, yun guys. Sa mga bago pa lang dito sa Canada, lalong-lalo pa sa international student, ayan, pipili po tayo ng sasakyan para sa inyo. So, ayan, sa mga mahilig sa Ford, mayroon po tayong Ford Explorer dito na red color. So, ayan naman po is Chevrolet. Then, ito naman is Jeep Grand Cherokee. Sa mga mahilig po sa made from Santa Med Daddy, US.
Yan, pipili po kayo ng brand, ng unit, kung anong gusto nyo. Wala pong problema yan, guys. Habang may trabaho po kayo, wala pong problema. I-car loan nyo na lang yan. Basta po may trabaho po kayo, mabilis lang po kumuha ng sasakyan dito. Basta maganda po yung credit history nyo. Kaya lang, depende rin sa inyo yan. Kung gusto nyo mag-down payment. Kung gusto nyo mag-down payment, mas okay din po yun para mababa yung ano nyo, mababa yung monthly nyo. Pero pwede rin, wala ding down payment, makakakuha rin po kayo ng sasakyan. So yan guys, ang dami-dami ko ng binigyan ko kayo ng tip. Kanina binigyan ko kayo kung paano magpahugas ng sasakyan. So ito, nandito po tayo sa Chevrolet. So iba-ibang sasakyan po, iba-ibang unit ang nandito. So ayan, sa mga nagbabalak, maghahangad ng mga slightly used tsaka brand new na sasakyan. So ayan, sa Dawson Creek po tayo dito guys ha. So iikot tayo dito guys. Pili tayo ng gusto yung sasakyan guys. Wala pong problema yan. Habang may trabaho, malakas ang ating katawan, kahit anong unit, anong brand ang kunin nyo, wala pong problema guys. So ayan, yan. Pili na kayo guys kung anong gusto nyo. Disclaimer lang guys ha, hindi to sponsor ha. Hindi ako in-sponsor ni Chevrolet or Ford or kung sino man dyan na showroom dito sa ano, car showroom dito sa Dawson Creek. So pinapakita ko lang sa inyo guys na ito yung mga sasakyan na slightly used, saka sa mga brand new. So ayan, madali lang po kumuha ng sasakyan dito sa Canada guys. Basta mayroon po kayong trabaho, 3 month payslip, yan po yung isang requirements, 3 month payslip, pay stub. Tapos minsan pa, kung minsan mas maganda din po yung may job offer or job employment. So ayan, ang ganda rin to guys. Hindi ko alam kung anong brand yan. So mas maganda rin yung GMC na sa tuktok. Sobra naman pong malaki naman po yan kung nag-iisa ka dito sa Canada. So ayan guys, pauwi na lang po tayo. So mag-message na lang po kayo guys kung ano yung mga gusto nyong tanungin. Binabasa ko naman yan, sinusulat ko para pag may time po tayo ulit, ano ko na lang, sasagutin ko na lang po yung mga katanungan nyo. So ulitin ko po ulit, 8 months po yung healthcare dito sa Northern Lights College. 8 months po yon. Mga ano, dalawa yung practicum, may mga laboratory din. Then ang tuition fee, depende po yun sa tuition fee din. Kasi yung sa akin almost 10,000 kasi gawa nga na may mga deduction. Pero roughly umabot ng roughly lang ah, pero yung hindi yung sa akin ah, walang deduction, parang 12 to 13,000 kung hindi ako nagkakamali. Ang 8 months. Ang 8 months equivalent to 1 year yun guys. Take note po. Pag nag-aaral ka ng 8 months dito, equivalent po ng 1 year yun. 1 year certificate. So kung kumuha ka ng 1 plus 1, equals 2. So equivalent to 2 years. So 3 years para ibibigay sa inyo na PGWP sakali. So ayan, bye-bye. Kaysa, say bye-bye. Bye!